Sa mundo ng palakasan, maraming sports athlete, professional o amateur man, ang nakilala hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo dahil sa mga ipinamalas nilang husay at pangingibabaw sa larangan na kanilang kinabilangan. At ito ang naipagmamalaki ng bansa sa lahat ng panahon na tumatak na sa puso at isipan ng mga Pilipinong sumusubaybay sa anumang klase ng laban sa palakasan. Narito ang 10 iconic sports figures na kinilala sa buong mundo at nagdala ng matitingkad na karangalan sa Pilipinas. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, kinilala si Pacquiao bilang Pac-Man dahil sa pambihirang bilis at pagkakaroon ng 8 world titles sa magkakaibang divisions mula sa flyweight hanggang welterweight. Matatandaang sa maraming matitinding laban ni Pacquiao sa Amerika, halos tumigil ang ikot ng mundo sa Pilipinas dahil sa pagtutok sa telebisyon hanggang sa matapos ang laban. Ang kasikatan niyang ito rin ang nagdala sa kanya sa mundo ng politika at pelikula, bagamat mas pinili ng mga Pilipina na manatili na lamang siya sa nakagisla niyang karera kaysa maging politiko nang mabigo siyang maihalal sa pagtakbo niya sa pagkapangulo ng kanyang bayan. Ang tubong Ilocos Norte na si Ildefonso ay nakapag-uwi ng ilang bronze medals para sa 200-meter breaststroke sa naganap na Olympic Games sa Amsterdam noong 1928, ganon din sa Los Angeles Olympics noong 1932. Dahil sa mga ito, siya ang unang Pilipinong nakapag-uwi ng maraming Olympic medals. Namansagan siyang Ilocano Shark dahil sa kakaibang galing sa paglangoy. At hindi lamang sa swimming siya naging bayani, dahil isa siya sa mga lumaban sa mga Hapon noong ikalawang digmaang pandaigdig. Nalampasan din niya ang pamosong Bataan Death March, ngunit namatay naman sa concentration camp sa Capas, Tarlac noong 1943. Ang legasya ni Ildefonso ay nananatili pa rin sa kanyang apo na si Daniel Coakley, na lumangoy para sa pambansang koponan sa Southeast Asian Games noong 2007 at nagtala ng record sa 50-meter freestyles na may 22.80 seconds. Maaaring nagkataon lang o isang patunay na nagmana siya sa kanyang lolo. Ang 6-time World Bowling Champion na si Nipong Seno ay naitala sa Guinness Book of World Records sa pagkakaroon ng pinakamaraming tagumpay sa Bowling World Cup ng 4 beses sa pagiging pinakabatang nanalo ng World Cup sa edad na 19 years old at sa pagkakaroon ng pinakamaraming titulo sa bowling sa bilang na 118. Siya ang natatanging atleta sa bowling na nanalo ng titulo sa maraming lugar sa Amerika, Europa, Asia, Middle East at Africa. Makikita ang kanyang imahe sa International Bowling Hall of Fame Museum sa St. Louis, Missouri mula pa noong 1993. Nanatili siyang aktibo ng nagdaang dekada sa pagiging international ambassador sa US Bowling Congress. Kaya't hindi maikakailang si Nepomuceno ay ang pangunahing world-class bowling champion. Kung maraming Meksikano ang binigo ni Pacquiao sa mundo ng boxing, tinawag naman ni Francisco Guilledo ang sarili bilang si Pancho Villa, ang Meksikanong leader ng revolusyonaryong lumaban sa Amerika. Ang 5'1" na si Guilledo ay tinaguri ang the greatest Asian fighter in boxing history matapos niyang talunin ang kampiyon ng England na si Jimmy Wilde sa pamamagitan ng 7th round na knockout sa kanilang laban para sa World Flyweight Boxing Title noong 1923. Kailanman ay hindi siya nakatikim ng knockout sa kanyang maikling karera sa boxing. Ngunit isang komplikasyon ang kanyang ikinamatay matapos siyang bunutan ng ipin noong July 14, 1925 sa edad niyang 24 anyos lamang. Dekada 80 nang tawagin si De Vega bilang Asia's Sprint Queen. Sumunod siya sa yapak ng dalawang dating title holders na sina Inocencia Solis ng dekada 50 at si Mona Sulaiman ng dekada 60. Dalawang beses nanalo si De Vega ng ginto sa Asian Games noong 1982 at 1986 para sa 100-meter run. Sa parehong event din ang ibabaw siya sa 3 magkakasunod na Southeast Asian Games noong 1987, 1991 at 1993.
Matapos siyang magretiro, nagsirve siya bilang konsehal ng Bulacan. Naging coach din siya ng track and field para sa koponan ng Singapore. Paari nating sabihin na isang perpektong pangalan para sa larong chess ang buong pangalan niya bilang genius sa larong ginamitan din ng Tore. Sa edad na 22 anyos, siya ang kauna-unahang Asyano na makakuha ng titulo bilang International Grandmaster. Humakot siya ng medalya sa World Chess Olympiad bilang representante ng Pilipinas sa loob ng 3 dekada at pinangunahan ng pambansang koponan sa 7th pwesto sa Chess Olympiad sa Greece noong 1988. At nasasabing pinakarurok ng kanyang tagumpay nang talunin niya ang alamat ng chess sa mundo na si Anatoly Karpov sa Maynila noong 1976. Binansagan siya sa mundo ng bilyar bilang The Magician. Ginamit niya ang pangalang Cesar Morales nang una siyang lumaban sa Amerika dahil sa pag-aalalang baka walang lumaban sa kanya pag nakilala siya. Isa siya sa mga pinakamahusay na 9 ball players at naiuwi niya ang tropeyo sa World Pool Billiard Association 9 ball championship. 2004 naman nang makuha niya ang 4th niyang titulo sa WPA World 8 ball. Si Reyes ang kauna-unahang Asyano na nailuklok sa Hall of Fame ng Billiard Congress ng Amerika noong 2003. Isa siyang southpaw mula sa Bogo, Cebu na tumapos sa 20 taong pagkauhaw ng bansa sa kampiyonato nang talunin niya ang WBA Junior Lightweight Champion na si Harold Gomez ng Amerika noong March 16, 1960. Ang pananatili niyang kampiyon sa loob ng 7 taon ang siyang pinakamahaba sa kasaysayan. Si Ilorde ang unang Asyano na pinarangalan sa International Boxing Hall of Fame. Matapos niya magretiro, naging popular naman siya bilang commercial endorser. January 2, 1985, nang siya ay pumalaw, at upang ipagpatuloy ang kanyang legasiya, itinayo ng kanyang pamilya ang tanyag na Ilorde Boxing Gyms kung saan pwedeng makipag-training kahit sino kasama ang mga professional boxers. Bago tayo magpatuloy, inaanyayahan ko kayong bumisita sa channel na ito. I-click lamang ang salitang Sports History sa ibaba ng video ng ito upang makapili at makapanood pa kayo ng iba pang video ng tumatalakay sa mga kwento at mga pinaka sa kasaysayan ng sports, lalong-lalo na sa mundo ng basketball sa Pilipinas at sa ibang bansa. Mag-subscribe na rin para isa kayo sa unang makapanood ng bawat bagong video na ilalabas ng Sports Histories. Naging manlalaro siya ng University of the East Red Warriors at noong 1966 ay naging parte ng pambansang koponan na lumahok sa Asian Games sa Bangkok, Thailand. Sa sumunod na taon, naging bahagi naman siya ng koponan ng Asian Basketball Confederation na ginanap sa Seoul, South Korea kung saan tinalo nila ang namahalang bansa. Kasama din siya ng national team sa tagumpay sa ABC Games na naganap sa Rizal Memorial Coliseum sa Maynila noong 1973. Mula 1975 hanggang 1998, nakapaglaro siya bilang professional player sa loob ng 23 years para sa koponan ng Toyota at syempre Ginebra. Bagamat may mga kritisismo sa kanyang pagiging pisikal maglaro sa hardcourt, mas nakakarami pa rin ang mga tagahanga na hanggang sa kasalukuyan ay patuloy siyang inaalala. 52 anyos siya nang kalaunan ay isinabit niya ang kanyang tanyag na uniforme sa basketball. Matapos magretiro, tumakbo siyang senador at naging matagumpay sa mga naisulong niyang batas. Sino mag-aakalang ang 7 taong gulang na batang si Eric Buahin na dumanas ng karamdaman sa baga ay magiging isang kampiyon sa larangan ng paglangoy? Naging membro siya ng Philippine Swimming Team sa edad na 11 anyos. 15 anyos naman siya nang manalo ng una niyang medalya sa Southeast Asian Games na naganap sa Thailand noong 1985. Kabilang siya sa mga Pinoy athletes na humakot ng 90 medalya nang ganapin naman ito sa Maynila noong 1991. Nagretiro siya sa swimming matapos ang 1993 Southeast Asian Games at itinalagaan ng dating Pangulong Gloria Arroyo bilang Philippine Sports Commission Chairman noong 2001
at naging chairman din si Buain ng Games and Amusement Board noong 2005.